isa nang nagsalita ang mga nadadawit sa umanay audio scandal ni Teen King Daniel Padilla, partikula na aktres na si Jasmine Curtis. Narito ang report. At siya ang pinagitnaan niyo. Normal na shooting day lang ito para kay Jasmine Curtis. Sa akalaing bugbog na siya ng batikos sa social media. Ito'y matapos siyang masangkot sa binabansagang audio scandal ni Daniel Padilla. Sa audio clip, maririnig ang umano'y boses ni Daniel na nagkukwento tungkol sa hindi pinangalan ng babae na nagreply sa text niya at nagpakilig daw sa kanya. Isang samang nabanggit sa audio clip na pinaniniwalaang si Sam Concepcion na boyfriend ni Jasmine. Si Jasmine ay co-star ni Daniel sa pelikulang Bonifacio ang unang pangulo. Sa panayam kay Jasmine, inamin niya na totoong nag-usap at magka-text sila ni Daniel pero bilang magkaibigan lang. She texted me to ask about my dad. All our conversations revolved around how my father was doing, kamusta yung operation niya. Everything revolved as if we were friends. I didn't hear it properly, it was very muffled. So, ano na lang, parang okay, people are thinking it's me. Sige, parang kayo na lang bahala. Ang ilang netizens, pinatamaan si Jasmine. Pero apektado ba nito ang aktres? I don't want to interfere with his relationship with Catherine. I'm just trying to make friends in this industry. Pero di iniwan sa laban si Jasmine ng kapatid na si Anne. Maging ang boyfriend ni Jasmine na si Sam, kinorner sa issue. I'm sorry, it's not for me to answer or talk about. So. But Jasmine, you are okay? Yeah, definitely. Imbis naman na patinag sa sinasabing iskandalo, may hamon pa si Daniel sa umano'y nagtatangkang manira sa kanya. Gusto ko lang sabihin, tuloy nyo lang yan. Galingan nyo. Palaban din ang ina niyang si Carla Estrada sa pagtatanggol sa anak. Sa gitna ng bagyo ng intriga kay Daniel, nakasuporta rin si Catherine Bernardo. Sa isang show, kapansin-pansin ang higpit ng yakap ng dalawa na solid umano ang love team.